Sabi ni Rex Mendoza, you don't have the right to invest unless you are properly protected. So ano ang importante? May mga nagtatanong sa amin, sir or coach, ano ba dapat unahin? Insurance o investment? Magandang buhay mga kabayan! Welcome to our channel kung saan pag-usapan, pag-aralan at kalaguin ang perang pinaghirapan para tayong lahat ay maging wealthy ones! Buhay mga kabayan! So, andito po tayo ngayon sa ating The Secret to Saving and Building Your Future, Taking Control of Your Money. So, unang-una po, maraming salamat sa oras na ibinigay ninyo para kayo po ay makinig dito sa ating financial coaching na gagawin ngayong oras na ito. So kung sino man po ang nag-invite sa inyo o nagbigay sa inyo ng video na ito, pasalamatan po natin siya at mamaya after po nito, pwede nyo silang balikan para kung meron po kayo mga katanungan or mga gustong i-clarify dun po sa mga narinig ninyo dito sa atin orientation na online. Alright po? So, I hope na marami kayong matutunan ngayong oras na ito. Don't worry, this will take only 1 hour of your time. Okay? So, bago ang lahat po, tayo po ay manalangin para magbigay ng pasasalamat at mabigyan tayo ng magandang kaisipan, malinaw na kaisipan para po ating matutunan at maintindihan ang lahat ng mga pag-uusapan natin ngayong oras na ito. So, ito po ang prayer ni Brother Bo Sanchez through Millionaire's Prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Today, I ask you to bless me so that I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world, increase my financial wisdom, and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, Amen. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit, Amen. Ayan. So, thank you so much po sa pakikisa. So, ito po, wala po tayo ditong tinitinan kung ano man po ang inyong reliyon. Ano po? So, dito po, pantay-pantay tayong lahat. Alright? So, magpapakilala muna po ako. My name is Mr. Olan Estrella or some other people call me Coach Olan Estrella. So, ako po ay isa sa mga Senior Marketing Director ng International Marketing Group. I'm also one of the financial educators, an entrepreneur. So, may mga negosyo din po tayong hinahawakan. And ex-OFW din po ako. So, I used to work in Canada for 5 years. And FYI, dun ko po nakilala si IMG. At IMG na po ang nagpauwi sa akin sa Pilipinas. Kasi talaga pong dahil sa natutunan ko dito, ang tamang paghawak ng pera, hindi pala importante na nasa ibang bansa tayo or malaki ang sinasahod natin. Ang importante po ay marunong tayo sa tamang paghawak ng pera no matter where we are, kahit nasaan man tayong bansa. So, kaway-kaway, shout out sa lahat ng mga OFW na nakikinig po ngayon. Of course, sa lahat din po ng mga nasa Pilipinas, mga kapwa natin, mga teachers, kasi ako din po naging teacher din ako noon. Negosyante, okay, mga abogado, and lahat po ng mga profession. Okay, dati rin po akong restaurant manager sa McDonald's. So, yun po aging trabaho ko din dito sa Naga City. So, dati po akong McDonald's manager. At yung pinakalas ko pong hinawakan, pagiging restaurant manager po sa Shakey's. Okay, sa isa pong mga branches dito sa amin. And performing artist din po ako. So, my last performance was with the Wacopa. So, ito po yung World Championship of Performing Arts kung saan po nakasama ko doon si Jed Madela. So, nakakuha po tayo doon ng 2 medal, isang gold at isang bronze at saka silver, kulang na lang po yung gold. Ayan. So, pero ito po nung na time po na to, ako po ay nagrepresent hindi po ng Pilipinas kundi ng bansang Canada. So, kaya po very privileged tayo at na-experience natin po itong mga bagay na ito. Ayan. So, ito din po ang ating mga nakasamang mga celebrities, mga tao na nasa industriya ng showbiz. Noon po ako ay producer din
ng mga concert sa ibang bansa, lalo na sa Canada. So yan po si ito po yung si Spanish Cola. Yan ang unang-unang banda po na dinala ko sa Canada nung nandun pa po ako. At syempre yung parokya ni Edgar. And ito po si Darren Espanto, nakasama din natin yan dun sa isang singing contest kung saan ako po ay nakarating dito sa Wacopa. So dahil po dito sa pa-contest na ito. So ayan po, so Jed Madela sa Long Beach, California po yan. And si Jairi Lim, so kung pamilyar po kayo sa kanya. Syempre si Luke Mijares at saka si Jinky ng Freestyle. And ayan po ako dyan, so halos wala pa ako yung buhok dyan. And ito po si Eric Santos naman, so ako po yung isa sa mga nag-front act, pre-performer po ako nung kanyang concert, at saka si Miss Angeline Quinto. Ayan. Okay, bago po tayo mag-proceed, gusto rin po kayong magtingin ng favor sa inyong lahat kung umaari po lamang na i-like nyo din po yung aking YouTube channel. Bago lang po itong YouTube channel to, this is all about financial literacy. So ang content ko po ay tumagturo ng about tamang paghawak ng pera. So ito din po yon, financial literacy and financial education. So bago lang po yung ating channel, so nakikiusap ako, so kung maaari po lamang ay i-subscribe natin, at pwede rin po kayo dito mag-view or manood ng mga videos ko kung saan may mga tutorials tayo about sa ating pag-uusapan ngayong araw na ito, ngayong oras na ito. So Wealthy One, and pakiclick na lang po yung notification bell para manonotify po kayo every time na meron po akong bagong videos. Ayan, maraming salamat po. And okay, so we go to the house rule. So kailangan po lamang na dito po makinig tayo ng maayos. So pwede pong ito kasi nasa ano to eh, ito yung isa sa mga Zoom namin. Pero ngayon po dahil hindi ko naman po kayo nakikita, so it's okay. Mas maganda po na makinig tayo. So ito po pinaka-importante, you can take note and ilista nyo po yung lahat ng mga natututunan nyo ngayong araw na ito, ngayong oras na ito. Okay? So pwede rin po kayo mag-screenshot ng mga pictures natin dito sa slides, and pwede nyo pong i-share. Alright? So when and why did I become a financial educator? Kailan nga ba po ba ako nag-start? So I started na nag-join sa IMG noong pong 2015. So nung time po na yon, ako ay isang OFW. Yun nga po, nagtatrabaho ako sa Canada. At doon po ay nakilala ko si IMG. At doon po, pinag-aralan ko ano ba talaga ang ginagawa ni IMG, and bakit ko to nagustuhan, at bakit po ako talaga naging full-time na dito. So dahil po sa IMG po talaga natutunan ko yung tamang paghawak ng pera, na hindi nga po talaga pala importante lang na kumikita ka ng malaki, kundi mas importante yung may naipagtatabi ka para sa future mo. At dapat disiplinado tayo talaga sa paghawak ng pera, dahil ayaw ko po talagang mangyari na matagal akong mag-i-stay sa ibang bansa, kasi mas gusto po natin, 'di ba, nakasama natin yung family natin. So yun po yung naging hugot ko, kaya talagang pinag-igihan ko at pinag-aralan ko po yung ating mission dito sa IMG. At ngayon po, nandito ako ngayon, ako naman yung isa sa mga nagtuturo ng natutunan ko. Kasi dati rin po, tulad ninyo, nakinig lang din po ako nito. Pero eventually, dahil nagustuhan ko po at talagang nakatulong sa akin, so ngayon po ginagawa ko na siya full-time dito sa bansa natin sa Pilipinas. Okay? So I'm sure may mga expectations po kayo, so pero dahil po ito ay hindi legit po ito live, so kung ano man po yung mga in-expect ninyo, so pwede nyo i-write down dyan sa inyong notes kung ano man po yung mga ini-expect ninyo matutunan ngayong oras na ito. Pero ito lang mapapangako ko, na kung ano man po yung expectations nyo, sana po ay masagutan natin ngayong oras na ito. Okay? So sabi dito, saan po ba talaga natin dapat ini-invest yung pera during our 20s? Ano po? Ito po ay galing sa Young Hustlers. Okay, so nakita ko lang po ito, and then napag-isip-isipan ko na ito pong mga ito, yung anim na ito, tatlo po dyan ang talagang para po sa akin ay napaka-importante. So unang-una po, mag-invest po tayo sa sarili natin. So sa paanong paraan? Pag nag-invest po tayo sa sarili natin, marami tayong matututunan. Kasi po, para sa akin, learning is a daily habit dapat natin, yung pag-aaral, dahil hindi po natin alam lahat ng bagay sa mundo. Kahit po tayo ay graduate na, so ako po ay isang computer engineer, pero hindi ko po alam lahat ng
bagay. Kaya ngayon po, napaka-importante na mag-invest tayo sa sarili natin, sa knowledge, sa learnings, ayan, sa mga educations, alright? Health, syempre, pangalawa po yan, napaka-importante, invest po natin yung health natin. Kasi, darating po at darating ang panahon na magkakasakit tayo, di ba? So, alam ko po na alam nyo din na hindi tayo robot, hindi tayo machine na hindi tayo magkakasakit. Even nga po yung machine, di ba, magkakasakit din yan. So, kailangan po ngayon pa lang, habang malakas tayo at may pera tayo, kailangan nag-i-invest na tayo para sa ating kalusugan. So, lalo nga, nag-pandemic, di ba, so marami nagkasakit. So, marami po ang talagang na-realize nila, very important talaga ang kalusugan. Kasi pag hindi ka malakas, wala kang health na maayos, hindi tayo makapag-provide ng maayos sa ating family. And also, courses. Ayan, yun nga po, in relation to pag-invest mo sa sarili mo, kailangan mo ng mga courses o yung mga pag-aaralan. Ano ba yung gusto nating pag-aaralan? So, ako po, na-realize ko, kailangan talaga nating pag-aralan, lalong-lalo na ang financial literacy, financial education. So, kasama po dyan yung pag-i-invest, paano ba yung tamang pag-manage ng utang. Ayan, para po, di ba, yung utang, isa sa mga issues natin yan or concerns ng mga Filipinos. So, yan po lamang, and I don't know about you kung ano po ang gusto nyong imbesan ngayon, lalo na yung mga nakikinig kayo ng mga 20s. Okay? So, invest in yourself, in your health, and in courses. Alright? So, sabi dito, knowledge is power, but applied knowledge is more powerful. So, yun nga po, kahit natutunan na natin yung mga bagay o narinig natin at naka-attend kayo ngayon dito, pero kung hindi nyo po i-apply yung inyong pong mga natutunan ngayong oras na ito dito, useless po yan. Alright? So, meron po tayo dito The Secret to Saving and Building Your Future. Isa po itong libro kung saan lahat po na i-discuss ko ngayong oras na ito ay mababasa nyo rin po sa libro na yan. So, kung kayo po ay interesado na magkaroon po ng libro na yan, so, go back to the person who invited you dito po sa ating orientation na to, and then you can ask a copy kasi meron po kaming binibigay na kopya niyan sa mga guests namin o sa mga kaibigan namin. So, ito po si Brother Bo Sanchez. Ito nga sabi niya dito sa libro na to, "Friend, this is your ticket to upgrading your financial life. Major dreams come true." So, that means to say, kahit po si Brother Bo Sanchez, siya po yung founder ng LOJ Community, sinasabi niya na itong libro na to ay napakahalaga. Marami po matututunan tayo dito para mabago po yung ating future. Ayan. So, bakit po natin kailangan ng financial education? Ayan. Sabi po dito, marami po mga tao, many good, hardworking, smart, young, and old fail retire without savings, diba? So, wala po kasi tayong plan. Hindi po tayo nagpa-plano. And sabi dito, if you don't plan, you fail. So, pero ang kasabihan is, we don't plan to fail, tama? We just fail to plan. So, hindi talaga tayo nagpa-plano, okay? Kaya po, dahil dyan, wala tayong emergency funds, wala tayong healthcare, wala tayong extra income, at dahil dyan, kulang tayo sa kaalaman. Another one, wrong money mindset. Ang alam po ng iba, ang financial education para lang po sa mga mayayaman. But no, it's not. Ang iba naman po, ang solusyon, ang alam nila pag may mga financial struggles ay mangutang. Hindi po totoo yan. So ang iba po, even they rely on luck, yung swerte. Diba? Kaya marami po sa atin tumataya sa loto dahil iniisip po natin baka manalo tayo. Pero tingnan po natin, even yung mga nanalo sa loto, asan po sila ngayon? Diba? Binigyan na sila ng pagkakataon pero dahil hindi po nila alam yung tamang paghawak ng pera, again, bumabalik sila sa dati na lang financial status. Alright? So, mali ang mga akala. Okay? Ano pa? Low savings in high debt. Yun nga po, maraming po sa atin dito na talagang sinasabi na normal na ang may utang, di ba? Ginagamit yung credit card as emergency fund. Ayan. So, most people don't know how to manage their debts. Their debts manage them. So, tayo na po ang ang minamanage ng ating utang. Di ba? Nababago yung lifestyle natin. Kaya ang hirap po natin mag-retire. Pagdating ng mga matanda na tayo, wala tayong ipon dahil puro tayo utang. So, ano nangyayari? Bound tayo sa utang. So, pag meron tayong mga sakit, sino inaasahan natin? So, humingi tayo ng tulong sa ating mga anak, sa mga relatives natin. Pero, syempre, yung mga anak natin at relatives na meron din silang mga financial struggles. So, hindi po tayo nabibigyan kaagad ng mga kailangan natin. Kaya nahihirapan po tayo, di ba?
Saving the Wrong Way. Marami po dito, mga 30 years na nagtatrabaho, 40 years nga po, kaya ako po ay nagpuro sige sa IMG dahil ayoko po na 20 years, 30 years po talaga ako mangangamuhan. Diba? And hindi natin alam yung tamang pag-i-invest. Alright? So, many don't know how to save the right way. So, alam nyo po ba na 13-month pay, ayan, December, malapit mag-December, diba? Magta-13-month pay. Tayo lang po ang bansa na merong 13-month pay, pero alam nyo po ba, kung yung inyong 13-month pay, at least 5 years noon ay nai-invest nyo, or at least 100,000 noon, alam nyo po ba na pag nag-retire kayo, you will be retiring a multi-millionaire? O, diba? So, pero nasaan po yung 13-month pay natin? Andun sa mga malls, kung saan na binibili natin mga bagong gadgets, pero asan na yung mga gadgets na yon? Asan yung mga bago natin binili? Wala na, diba? So, hindi po tama yung ginagawa natin. Di natin alam ano ba talaga ang tama. So, sabi nga po ni Robert Kiyosaki, if you want to be rich, you need to be financially literate. Kung gusto mo daw pong yumaman, kailangan lang pala maging financially literate tayo. Kaya pag-aralan po natin yan. Okay? So ngayon, I want to share with you the following. How do we increase cash flow? Paano dagdagan ang income? How to invest correctly? Kasi marami-rami din po ako narinig na maraming na-scam ng mga invest sa mga investment. Dahil po, unang-una, gustong-gusto kasi talaga ng mga Filipino yung mabilisan ng pagyaman. So pag ganun po ang ating direction, ating goal, talaga pong mahuhulog tayo sa mga trap. Okay? May scam pa po talaga tayo. Kaya nga, huwag po tayo maniwala dun sa mga sinasabi nilang bibilis ang iyong pagyaman. Okay? Pangalawa, manage your debts. How to manage your debts? Paano ba? Okay lang ba talaga na may utang tayo? Hindi po okay eh. Hindi yun normal. Pero, if ever na meron naman na kayong utang, kailangan na ma-manage nyo yung utang nyo. Alam nyo kung paano ito mababayaran ng tama at hindi tayo nag-penalty kasi yun po yung talaga magdadala sa atin dun sa sinasabing nababaon tayo sa debts, sa utang. And how do we remain financially healthy? Yan, so, kaya mo bang bilhin yung mga bagay na gusto mo? Nabibili mo ba yung mga pagkain na gusto mo? So, yun ba yung sinasabi nating financially healthy ka? Meron ka bang savings sa banko? Meron ka bang investment? Meron ka bang insurance? So, yun po. Paano ba tayo magiging financially healthy? And also, gusto ko rin pong i-share sa inyo yung business opportunity na natagpuan ko na talagang nakatulong sa akin at marami-rami pang iba. So, kaya handa na ba kayo para po matutunan ang aking mga natutunan din noong ako po ay, excuse me, nakikinig lang din tulad ninyo noon. Okay? So, concept number one. So, eto na po. Pag-umpisa natin dito sa building blocks of a solid financial foundation. So, nakikita nyo po ito na para siyang hagdan or para siyang house, di ba? Na ang pinaka-bottom niyan, itong pinaka-foundation po niyan ay ang healthcare. So, healthcare, kasama po dyan ang long-term and short-term. Ano po yung healthcare? Okay, sa madaling usapan po, ang healthcare po, ito po yung isang programa or plano na siyang mag-take care or mag-aalaga sa atin pag tayo po ay na-hospital or nagkasakit. Okay? So, di ba usually pag nagkasakit po tayo, sa hospital tayo pupunta. Okay? Para po magpagamot. Pero ang tanong po, meron po ba tayong pambayad sa hospital? Okay? So, yan po, dyan po papasok ang healthcare. So, in a way, or in short, ito po yung healthcare insurance or healthcare protection natin na magkasakit man tayo anytime, ito po yung sasalo sa atin at hindi tayo mahihirapan sa pagbayad sa hospital. Pangalawa, income protection or life insurance. So, hindi po lingid sa atin lahat na narinig na natin ng insurance, pero karamihan sa atin ay hindi pa insured. Alright? Kasi hindi po natin alam, or ang iba po, ang iniisip lang natin, ang insurance ay gastos. Ayan. So, mamaya po, pag-uusapan natin yan. Pangatlo, eliminate your debts. Dapat daw po ay alisin natin yung ating utang. As much as possible, wala tayong utang, di ba? Para po malaya tayo na
namamuhay dito sa mundo, di ba? Na wala tayong iniisip na binabayaran at nakakapag-invest tayo. So, pang-apat po, emergency fund. Kailangan meron tayong savings. Kasi tinan nyo po nung nangyaring pandemic, halos karamihan po walang emergency fund, di ba? So, ano pong nangyari? Inasahan na lang natin yung mga ayuda natin sa government. Pero kung kayo po ay merong emergency fund, sa tingin nyo po ba, aasa pa tayo sa government? Hindi na, di ba? So, kaya meron po tayo dapat emergency fund or savings na madaling magamit in case of yung mga madali ang pangailangan. Okay, and last but not least, yung investment. So, ito po yung mga nilalagay natin dito ng investment. Ito po yung mga nagpapalago tayo ng pera natin. Kung ano man po yung mga ari-arian natin or yung mga hawak natin, ay palalaguin natin through investments. May it be money or mga properties. Okay? So, yun po. Kaya, napaka-importante pong malaman natin yan kasi kung ikukumpara natin yan sa isang klase ng pundasyon, ito pong nasa ganit sa kaliwa natin ay ang tinatawag nating weak foundation. So, saan ka ba ngayon dito sa dalawang ito? Ikaw ba yung nasa weak o ikaw ba yung nasa strong foundation or solid? Kasi tinan nyo po yung weak foundation. Wala kang healthcare, wala kang income protection, marami kang utang, wala kang emergency fund. Oo, meron kang investment. Pero sa tingin mo, pag nagkasakit ka po, matutumba yung inyong pundasyon. Kasi hindi siya strong, di ba? Kaya napaka-importante po na dito tayo, ito po ang ating susundin. Na kailangan, step by step, ang ating unahin ay yung healthcare. Sunod, insurance. Now, alisin natin yung utang. Magdagdag tayo ng savings at maglagay tayo ng ating investment. So, ikaw, saan po ba ikaw ngayon dito? Ano ang sitwasyon mo? Yan. So, according to Rex Mendoza, sa kanya na nanggaling, hindi mo or wala kang karapatan na mag-invest hanggat hindi ka po protected. So, ibig sabihin, mas importante na meron ka munang insurance. Okay? So, ano yung insurance? So, life, health, accident insurance. So, yun po yun. Marami po kasing klaseng insurance. So, protection muna bago invest. So, kaya balikan po natin yung building a solid financial foundation. Ano po yung nauna? Healthcare. So, yun po yung healthcare na ipinoproteksyon natin yung ating kalusugan. Pangalawa, yung income protection. Yung life insurance po, pinoproteksyon po niyan yung income mo. Yung iyong binibigay sa family mo para in case na mawala ka naman, meron pa rin panggastos yung family mo. Pangatlo, yung eliminate yung utang mo, mag-create ka ng emergency funds, and then you build or you invest your money to grow more. So, yan po yung order of priority. No po? Tandaan natin, mula sa baba, papunta sa taas. Kasi hindi naman po pwedeng nagbibuild kayo ng bahay mula sa bubong, pababa. Kasi pag bumagyo, dumating yung mga struggles o mga bagyo, ito po ay madaling masira. Ayan. Okay? So, yun po yung concept number one. Now, we proceed to concept number two. Understanding how money works. So, alam nyo po ba na hindi lang tayo ang pwedeng gumawa ng pera? We all know how to make money. Yes, we know how to work. That's why we work hard. We know how to work for the money. But most don't know how to make money work for us. So, ano po yung kailangan nating malaman to grow your money? Okay, umpisan po natin dito. Siyempre, para meron kang pera na lumalago, kailangan meron kang pera talaga. Yan ang pinaka-importante. Pangalawa, kailangan mo ng oras para lumago ang pera mo. Pag wala ka ng oras, kung hindi na talaga lalago ang pera mo. Pangatlo, tingnan mo kung ano yung saan mo nilagay yung pera mo na yon. Yung pera mo. Kasi yung interest rate po, yan yung tutulong para lumago ang pera mo. Pang-apat, taxes. Tingnan natin, yung tax ba ay tumutulong para mag-grow ang pera natin? Di ba hindi? So, eto yon. Anong ibig sabihin? Kailangan daw, you can grow wealth if you increase the positive. So, ano yung mga positive dito? Para madumami yung pera mo or yumaman ka, kailangan dagdagan mo tong pera, dagdagan mo yung oras mo, dagdagan mo yung interest rate na matataas, huwag yung maliliit na interest rate. Okay? Bawasan natin yung negative, yung minus. The positive must be higher than the negative to build wealth. Ganyan lang kasimple.
Okay? Concept number 3. Ah, wow, ang bilis natin. Meron ba tayong natututunan? Ayan, so I hope meron. So money talk, strategies of the wealthy. Ito na po yun. Paano ba mag-isip ang mga yayaman? Diba usually sinasabi natin, bakit po ang mga mayayaman lalong yumayaman at yung mga mahihirap lalong nahihirapan? So ito po yun. We have two mindsets na pinag-uusapan dito. Yung PM or poor mindset at yung RM, rich mindset. Ano daw yung mga mindset na mga poor? Ito po yun. Spend money and save what is left. So, ang unang-unang ginagawa kasi natin, pag meron tayong pera or sumahod na tayo, we spend our money first and then we say, whatever is left is i-save ko. Pero ang tanong, meron po ba talaga tayong nasi-save? Wala, kasi ang gastusin po ay hindi po yan natatapos. Pangalawa, they consider healthcare and insurance as expense. Ayan, so kaya po pag nakausap mo or sinabihan mo ng, uy friend, meron akong i-share sa'yo about healthcare and insurance, ay nako, ang dami na po niyang alibay. Busy, sabihin na, ay wala pa akong pera, marami akong ginagawa, di ba? Pero ang totoo, iniisip at the back of their mind, ay gastos na naman yan, di ba? And we always work hard for the money. Poor mindsets always work hard for the money. Bakit? Kasi nga wala namang natitira. Kaya trabaho, kaya sinasabi natin na we are in the rat, what you call that? The rat cycle. Tama ba? Natatrap tayo sa rat cycle, di ba? Kaya kailangan po pag-isipan natin 'yan, di ba? Okay, ano naman yung sa mga rich mindset? O yan, so kabaliktaran po. Yung mga rich mindset naman, they save money first and spend what is left. Pag sumahod sila o nakuha na nila yung kanyang pera or commission or whatsoever sa business, sinisave muna nila bago sila nag-i-spend. And whatever is that natira, yun na ang ubuso nila. Pero may natira na sila, may na-save na sila, tama? And they consider healthcare and insurance as investment, and they let their money work for them. Kasi po, ang investment, hindi lang naman yan more on pera eh. Panag-invest ka sa health mo, that is an investment. Panag-invest ka para sa protection ng buhay mo, para sa pamilya mo, that is an investment. Okay? So in that way, let the rich mindset lets money work for them. Nagtatrabaho sa kanila yung pera. So the difference between the wealthy and most people is the way they think in planning their future. So may mga plano ba talaga tayo? So poor mindset, yung nasabi natin kanina, they don't plan. They just fail to plan. They don't plan to fail, they just fail to plan. So yung mga rich mindset, lagi pong may plano yan. Okay, concept number 4, pang-apat, the X-curve concept. Ayan. So ano naman to? This is the life-changing financial strategy that we all need to learn and do. So i-discuss ko ngayon dito. Take note, this is one of the very important concept of all. Ayan. So meron tayo ditong dalawang linya, which is the blue line taas at saka yung red line naman pababa. Okay. Ang blue line, ang tawag po natin dyan, ay ang money line. So, ipagpalagay nyo po, ito yung buhay ninyo. This is your story, okay, ng buhay natin. Alright, ito naman yung responsibilidad mo, yung red line, alright. Ngayon po, na we are young, we don't have much savings. Wala tayong halos savings. Kung meron man siguro, kakaunti, kakarampot. Bakit? It's because we have a lot of responsibility. Tama? Ang dami-dami mong responsibility. Ano yung mga responsibility mo? Lalo na kung may pamilya ka, di ba? Pag single, at least medyo konti lang. Okay? Pag may pamilya ka, di ba? You provide for the food, you provide for the shelter, clothing, education, health, debts, kung may mga utang ka pa or loan. So, saan mo siya kinukuha? Itong mga to. Kinukuha natin sa active income natin. Okay? That is why hindi tayo pwedeng mag-stop, mag-work. Because pag nag-stop ka ng work, paano na itong mga responsibilities mo? So you work hard for the money then, right? Pero, dapat daw as we grow older, we should have no responsibilities na pagdating ng edad natin na to. No more responsibilities, but you should already have big investment for yourself. Dahil, it doesn't mean na nag-retire ka na or matanda ka na, you don't need to eat. You don't need shelter, clothing, education. Lalong-lalo na kung may sakit ka. So, health issues. Yan ang ating kakaharapin pag ating pagtanda tayo, di ba? Pagtanda natin, di ba? So,
paano mo siya ipoprovide. So kaya po kailangan meron ka nang na-invest mula nung kabataan mo at kalakasan mo para yung investment mo na yan, yan na yung passive income na nag-work yung money for you to provide for yourself. So meron tayo dyang passive income na dapat. Nakuha niyo po ba? And dahil dyan, sa buhay kasi natin, bakit kailangan natin ng active at ng passive income? Because sa buhay po natin, laging may mga katanungan. So in life, there's always ifs. Okay, ano yung first if? What if you die too soon? Paano po kung dito na marami tayong responsibility, eh kinuha ka na ni Lord? Pwede mo bang sabihin kay Lord na wag muna kasi marami pa akong responsibilities? Of course not. Hindi mo naman alam, hindi mo hawak ang buhay natin, 'di ba? Ang buhay mo. Only God knows kung kailan kanya kukunin. Pangalawang if is what if you live too long? Paano naman kung humaba naman ang humaba ang buhay mo pero wala kang pera? Paano mo ipoprovide ng sarili mo ng mga ito? So, karamihan or kadalasan, inaasa natin to sa mga anak natin, which is supposed to be hindi dapat nangyayari kasi yung anak po natin, meron naman din silang sarili nilang obligasyon sa mga families nila. So, kaya hindi natin sila dapat aasahan kasi dapat meron na tayong big investment na nung mabata pa tayo ay atin na itong na pag-ipunan. Diba? So, pero huwag kayong mag-alala kasi in every questions in life, meron tayong laging sagot, 'di ba? 'Yun ang maganda sa mga Pilipino eh. Pahabang may buhay, may pag-asa. So, in the question of what if you die too soon, you should have protection for your family. So dito po pumapasok yung instant money or insurance or income replacement. Take note, ito po ang insurance po ay para i-replace or palitan yung income na mawawala kasabay ng nawala ka. So, papalitan niya lang. So, ibig sabihin, ikaw lang yung nawala, hindi yung income mo. Kaya, yung buhay ng family mo, yung lifestyle nila, yung mga pangailangan nila, ay continuously na mapuprovide because of the life insurance. Alright? And for the question of what if you live too long, you should already have protection for yourself. Yun na yun. Yun na po yung investment. Na ang investment, you are living on the interest. Yung pera mo po ay dahil lumago, yung perang kinita ng pera mo na lumago, yun yung gagamitin mo ngayon para sa sarili mo. And that investment keeps on making money, keeps on getting an interest, lumalago yung lumalago, kaya dumadami yung pera mo. Okay? So, kailan mo yan inumpisahan? Dapat nung bata ka pa, malakas at may income ka pa. Kaya napaka-importante po na habang bata pa, mag-invest na tayo. Okay? Pero meron pa tayong isang what if. Yun yung what if you get sick or hospitalized along the way. Okay? So, sige. Paano kung along the way, nandito sa part na to, nagkasakit ka? Meron ka bang hospitalization? Or meron ka bang pangbayad sa hospital? Kasi, di ba, karamihan, ayaw na magpa-hospital. Kasi titiisin na lang yung nararamdaman nila kasi ang totoo niyan, wala kasing pambayad sa hospital. Hindi po dahil walang doktor or walang gamot, kundi dahil walang pera. Do I make sense? So kaya, but if you get sick, you should have protection for your health. So dyan po yung papasok ngayon yung short and long term healthcare, hospitalization, or medical insurance. So, yan po yung tatlong if pala na kailangan nating paghandaan sa buhay natin. What if you die too soon? What if you live too long? And what if you get sick or hospitalized? May natutunan ba tayo? So, napakasimple ng X-curve concept pero napakalaki ng impact nito sa life natin. Ito ang nagsasabi ng dapat nating gawin habang tayo po ay may oras at habang tayo ay may income pa at habang maaga pa. Kaya po, balikan natin yung understanding the building blocks. So, di ba po, kailangan daw matibay ang pundasyon natin? Solid. So, gaya po, ano ang pinaka-pundasyon natin? Healthcare. Yun yung pinaka-pundasyon natin, tama? Sa ibang bansa po, hindi problema ang healthcare. Kaya karamihan sa atin, gusto, di ba? Gusto natin pumunta ng ibang bansa dahil libre ang hospitalization. Okay, yun nga lang, hindi tayo agad-agad makakapunta kasi mahirap pumunta sa ibang bansa. Ako po, nung nasa Canada ako, I was so blessed
At na-experience ko po itong healthcare na libre kasi nung na-accidente ako, wala talaga akong binayaran. Pero, syempre, kailangan mong paghirapan. Kailangan mong paghirapan kung paano ka makarating sa ibang bansa. So, sa Pilipinas po ba, libre po ba ang healthcare? Of course not. Yes, we have PhilHealth. Pero alam naman po natin na hindi naman lahat binabayaran ni PhilHealth. At meron ngang, worst comes to worst, hindi kasali sa mga listahan ni PhilHealth na mga sakit. Eh paano kung yun ang naging sakit natin? So kawawa naman po tayo at ang pamilya natin, tama? Kaya po, isa pa yung PhilHealth po, nauubos na rin yung fund. So hanggang kailan na lang ba tayo aasa sa PhilHealth? Maasahan ba natin talaga ba ang PhilHealth? So yun po. Sa kailangan, bawat pamilyang Pilipino ay merong sariling healthcare protection. Yan. So yan po yun. And paano nga ba tayo magkaroon ng healthcare? Paano ba kumuha ng tamang healthcare? Saan po ba yan makukuha ang healthcare na yan? Ano nga ba ang iba't ibang klaseng healthcare protection para sa amin? Okay, so meron tayong tatlong klase na pag nagkasakit po tayo, ito yung magpuprotect sa atin. Unang-una, yung short-term or HMO. So kalimitan po, ito ay ibinibigay ng mga privilege sa mga nagtatrabaho, sa mga empleyado ng isang kumpanya. Pero, ito po, tandaan natin, the moment na nag-resign ka o nag-retire ka na at umalis ka na sa trabaho mo, hindi na po yan madadala, hindi mo na po din yan mapapakinabangan. So yun po ang short term. So kung meron ka na ngayon yan, congratulations. Pero kailangan meron ka ding long term care. So eto yun, dahil eto dapat ang sasagot na sa'yo pag lumabas ka na sa iyong trabaho na health care. Pero dapat tapos ka na yan. Dapat ang long-term care, ngayon pa lang, kahit may short-term ka, ay meron ka na rin niyang piniprepare. Kasi bakit? Eh ngayon ka lang may trabaho. Bakit? Pag ikaw ba ay nag-resign, nag-retire, may income ka pa ba para bumili ka ng long-term? Of course, wala na. Kaya ngayon pa lang na may income ka, kailangan mo nang i-provide or i-protect or i-secure ang sarili mo ng long-term care. Pag wala ka namang long-term care, dito naman papasok ang senior care. Okay. Senior care is being given to age 61 pataas. Yun na po yun. Di ba retirement natin is 60 years old or 61 years old. Pero, eto lang po, FYI, pag senior care na ang kukunin nyo, mahal na po yan. At kadalasan po, hindi na tayo na-approve because meron na tayong mga pre-existing na sakit. So, kaya ano ang pinaka-importante? Bottom line, kung may short-term ka ngayon, congratulations, pero kailangan mo pa rin kumuha ng long-term care na binabayaran mo na dapat ngayon yan para pagdating ng nag-retire ka na, hindi mo na pag-problemahin yan dahil meron ka nang natapos. Okay? At hindi ka kumuha ng senior care dahil mahal na nga ang senior care. So, we all know that health is wealth, so protect your health to protect your wealth. Make sense? So, eto po yung another illustration natin ng short-term healthcare. Sabi nga dito, you pay yearly, you lose even if not used, your benefit as an employee. So, eto lang yan. So, you can avail of that while in your productive years. So, employment or productive years, 21 to 60 years old. Pag nag-61 ka na po, kailangan meron kang long-term care plan. So, usually, meron tayo nito, nababayaran mo lang ng 7 years. Imagine, so kung nag-start ka ng 21, pag 7 years, pag 28 mo, tapos ka na niyang bayaran, pero magagamit mo yan pagdating ng 61 mo hanggang age 100. And, ito pa maganda, sabi dito, it even grows. Something that you have to get before 60. So, dapat bago niyan, matapos mo na rin yan. And, ito ang pinakagusto ko, lumalago pala yan pag hindi mo naman nagamit. So, ito yung kailangan natin for our retirement years. Kasi pag hindi ka naman nakakuha nito, papasok ngayon dyan yung senior care. Which is sabi ko kanina, mahal na siya at hindi kayo basta-basta makaka-approve, makakakuha ng approval. Okay, so ano yung test para malaman natin na talagang maganda yung healthcare na yon? Kailangan po, meron siyang short-term healthcare na magagamit mo kahit nagbabayad ka pa lang. Or magagamit mo later pag nag-resign ka na, nag-retire ka na. At dapat ito po ay may kasamang insurance din. Na kasi what if nagkasakit ka and eventually you die, you pass away, meron pa siyang death benefits na may iwanan sa beneficiaries mo. Pero paano naman kung hindi ka kaagad namatay? Lumahaba ang buhay mo, di ba? So meron tong savings in investment. Lumalago yung pera mo na pwede mo siyang what?
kunin. Okay, o i-redeem mo siya or i-withdraw mo yung pera mo na inaihulog dyan. Lumago ito, di ba? Pera mong gamitin para sa sarili mo. So, kailangan yan ang i-check mo. Meron ba ganito? Meron mga ganito? Meron ganito? Meron ganito? Para masabi mo na that is a good healthcare for you. So, long-term healthcare complete financial strategy. It protects you, your family in case something happened to you. It allows you to save or invest while covered by a company's HMO. So, diba? Yun nga, kaya sabi ko kanina, kung may short-term ka, that is good. Kasi, kung merong nangyari sa'yo, ang gagamitin mo yung company HMO mo na libre naman or binabayaran ng company mo. So, yung binabayaran mong long-term, hindi mo siya magagamit. So, anong nangyari? Lumalago siya. Diba? And it is geared to address your long-term healthcare needs after retirement. So, the best healthcare protection that builds solid financial foundation, yung Kaiser Health Builder. Ito yung ating ina-advise, nire-recommend sa lahat ng mga Pilipino. So, bakit nga ba kailangan natin ng long-term? Bakit kailangan i-priority yan? Okay, alam nyo po ba, nasabi ko nga kanina, hindi mo na magagamit yung company HMO mo pag nag-retire, nag-resign ka. Then, usually, pag wala tayong healthcare na long-term, pagdating ng panahon, na matanda na tayo at may sakit, what are we gonna do? Rely on our children. We sell our properties or investments and we even borrow money para lang makabayad tayo sa ating medical needs or medical bills. So, because of that, majority of personal bankruptcy is dahil sa medical crisis. Nauubos yung pera natin pambayad lang sa mga hospitals. Okay? So, kaya kailangan meron tayong healthcare protection sa lahat ng oras, sa lahat ng stages ng buhay natin. So, ito yung Kaiser Long-Term Healthcare. So, it's building a solid financial foundation. Ano po? Kasi mga, meron na siya nung tatlo. Meron siyang healthcare, meron siyang life insurance, meron din siyang investment. So, ito yung mga sample na mga plans na pwede nating pagpilian. Ito yung pinaka super affordable natin na 88 pesos lang per day. So, ang babayaran mo totally in 7 years lang po ay 221,700. Pero, on the 28 years, nag-mature po yung inyong policy at hindi naman kayo nagkasakit sa loob ng 20 years, ibabalik po sa inyo ay 524,000. Diba? Halos dumoble. Kasi para ang mangyayari yan, that will be a reward for you dahil hindi ka nagkasakit. So, yung money mo ay dumoble. Diba? 20 years. Eh, kung hindi mo siya ginamit pa, kinuha ng 20 years, pag edad mo or pag dating na ika-30 years, magiging siyang 1.36 million. So, milyonaryo ka na. So, if you started at age of 20, let's say 22, ano po, plus 7, 29, tapos ka na. So, 22 plus 20, 42, meron ka ng half million. Another 10 years, 52, meron kang 1.3 million. 62 retirement age, meron kang 3.5 million. So, imagine, and at the same time, you are protected by your healthcare protection. So, yan yung pinakamura. Pwede rin kayong pumili ng K100, 196 ang daily pay niya, pero it could become 7.8 million at 40 years. K200, that's 392 daily pay, it could become 15.7 million at 40 years. So, imagine, 10 years old nag-start. Kasi pwede po ito sa 10 years old hanggang 60 years old. Ano po? So, kung 10 years old yung nag-umpisa, at the age of 30 pa lang niya, meron na po siyang 1.17 million. Diba? At the age of 40, meron na siyang 3 million. So, ito po given, ito po yung K100. Ano? At age 50, meron naman po siya kaagad 7.8. Pero magkano lang po ang binayaran niya? 494,000. Okay? Yung mga age 40 naman, mag-start ka, at age 60 mo, meron kang 1.17. At age 70 mo, may 3 million ka. At age 80 mo, may 7.8 million ka. Eh kung 60 ka na, pwede pa ba ako niyan, sir? Pwede. 60, nag-start ka. At age 80 mo, meron kang 1.17 million. At age 90 mo, may 3 million ka. Eh umabot ka pa ng age 100, may 7.8 million ka. Diba? So, not bad. Kesa naman dun sa yung binibigay ng government at age 100, magkano? 100,000 pesos lang yan, diba? Pabuya lang, reward lang yan. Diba? So, ito po yung pinakamaganda sa Kaiser. So, ang Kaiser po ay located sa halos almost all parts of the Philippines na. Meron sa Makati, Mactan, Cebu, Cebu SM, at dumadami po ng dumadami. Ayan, meron na sa Cavitex, meron na po sa, saan pa ba meron dito? Ayan, marami na. Level 1 Padre Paura Wing, marami na po ang Kaiser.
So, and soon, mag-open pa ng 10 more branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. So, ito po yung mga places ng ano. Okay? So, yun po yung healthcare. So, I hope may natutunan tayo bago tayo pumunta sa chapter 3. So, marami na ba tayong mga informations na bago na natututunan ngayon? Okay. Okay, so then now we proceed to the chapter 3, the understanding the purpose of life insurance. Alright, ito lang naman ang simpleng tanong ko sa inyo guys. Do you really love your family? So if you really love your family, then you should buy yourself a life insurance. Okay, sabi nga dito, in case you can't be there to catch them, make sure you leave a safety net. So insurance is ito yung sasalo sa family mo in case something happened to you. Ayan. Okay? So bakit natin kailangan ang life insurance? So lahat ng life insurance may purpose talaga 'yan. So hindi po 'yan ginawa just for us to spend money. So syempre unang-una, it is there to protect your family, to replace your income. 'Yan ang pinakaimportante kasi hindi natin alam kung halimbawa malilit pa 'yung mga anak natin and then something happened to you, kinuha ka na ni Lord. So sino na magpo-provide ng kanilang mga pangailangan, 'di ba? O lalo na 'yung kanilang education kung maliliit pa yung mga bata. Paano yung paglaki nila? Sino magbabayad or sino magpo-provide ng kanilang education? And of course, to pay your estate tax as an instant money for your family na hindi sila mahihirapan. So whatever is your yung pinoprovide mo sa kanila during the time na may trabaho ka, papalitan yan ng life insurance na kinuha mo. And of course, mas gusto natin na iiwanan natin sila ng kayamanan, hindi ng kautangan. So, life insurance is also important to pay off your debts kung may mga maiiwanan ka mga utang. So, if you love your family, get yourself protected. So, kung hindi mo sila mahal, so don't bother anymore buying insurance, di ba? So ano yung mga types of life insurance that we have right now? So ito yung pinaka very very popular, yung VUL, ayan, variable universal link, di ba? So it is an insurance bundled with investment. The investment is tied to insurance, so nakabundle siya, di ba? So the control of the investment, ito kasi mas marami kasi sa mga tao talaga gusto nila ng investment lamang, pero mas importante nga na meron tayong insurance kasi sabi nga kanina, di ba, ni Rex Mendoza, you don't have the right to invest unless you are protected. So that is why kailangan meron kang insurance. So the control naman ng investment dito is yung insurance company na kinuhanan ng insurance. And usually this is more expensive than the other insurances. Yung premiums mo o yung binabayaran mo sa insurance and the bundled investments are fixed. Kung ano yung binigay sa yung monthly payment mo doon nung company mo hanggang matapos ka, usually it's 5 years, 10 years, 15 years, hanggang matapos yon, yun yung babayaran mo. So fixed siya, so wala kang magagawa. Kaya kailangan talaga naka-budget ka. So yun yung isang klase ng insurance, yung VUL. The other one is what we call the pure insurance with investment. So, puro siya na term insurance, pero if you can notice, hindi po siya bundled. So, it is separately or independent po yung investment sa insurance. So, bakit? Kasi mas maganda to dahil ang control ng investment ay nasa sa iyo. Ikaw ang bahalang maglagay kung magkano ba ang investment na kaya mong ilagay during that particular time na magbabayad ka. So that means to say, this is a lot more cheaper than other types. Bakit? Kasi po, yung term insurance lang ang talagang kailangan mong bayaran, which is napakamura kasi temporary insurance yan. That is yearly being paid. Hindi po siya nagmamahal. Hindi na siya nag-i-increase as you grow or as your age mo ay dumadagdag din. So that means to say, dahil po naka-separate yung investment, ikaw yung may freedom to vary, to top up, magdagdag doon sa investment kung magkano ang gusto mo. So very flexible po siya. So ang nirecommend namin, this is what we call the buy term invest the difference or BTID. Ayan, so may natakpan lang siya. BTID or buy term invest the difference. Okay, so ano naman yung final test of a good insurance? Number one, syempre may protection ba to? Meaning to say, na marireplace ba nito yung income mo in case something happened to you? Okay? Mapapalitan niya ba 'yon? Pangalawa, may safety ba 'to? Hindi ba 'to magne-negative? Okay? Kahit ba bumaba yung market,
hindi ba siya magzi-zero or magne-negative yung kanyang growth, 'di ba? So dapat meron ganun, safety tayo doon, may safe tayo, security tayo doon. Ano pa, walang tax kasi dapat lahat ng insurance talaga naman ang proceeds niya, wala talaga yung tax, hindi yan binabawasan ni government. So that is very very tao dito. Maganda yun para sa atin, okay? And then growth, meron ba siyang high return? Pwede ba siyang lumago yung pera na nilalagay mo dun sa investment? Yun. So dapat itong apat na to, dapat lahat yan ay check, di ba? It must have all the four cornerstones. So how much insurance do you really need? So dapat ba meron akong insurance ngayon, 200,000, 300,000? So is that enough? Is that the right insurance that you need? So ito po yung very very important, very simple formula that you should know, that everybody should know to know or to identify how much insurance do you need. So ito po siya. What is your annual income? Multiply it by 10 equals your income replacement or your insurance. So example, you are making 40,000 per month. So that's times 12 months, meron kang 480,000 per year or annual income. Times 10, so you should have 4.8 million pesos of life insurance. And that is 23,700, for example, dun sa mga 30 years old. And that is only, bagano, 65 pesos per day. Okay? So, saan natin yung nakuha? So, I will show you later kung saan natin nakuha. Bakit 23,000 lang? Okay? So, balikan natin. So, 23,000 for 30 years old kasi 4.8 million. So, let's say that's 5 million pesos. So, saan po siya dito? So, ito yung Manila Bankers Life Multiple Option Super Term 18. So, if you are going to locate yung edad natin dito sa age, sabi natin doon, is 30 years old siya, okay, and then 5 million yung kailangan niya. So, how much ang babayaran niya for the annual payment? So, di ba? So, eto lang po. That's only 23,700, and if you divide that into 365 days for 1 year, that is only like 65 pesos per day, but then you are already insured or protected of 5 million pesos. So, whatever happens to you, that kahit nakakadalawang hulog ka pa lang or isang taon, dalawang taon, hindi mo pa siya natatapos. So, as long as you are actively paying your 23,700 yearly, makukuha ng family mo yung 5 million pesos. So, isn't it amazing? Napaka-mura, affordable ng insurance na to. Alright? So, do you know that it is that this is almost equal to what you pay for a 1 million auto insurance? Ah, diba? Tama? So, tinan mo nga yung mga, kung may sasakyan kayo, magkano ba yung binabayaran mo car insurance mo? So, ano ba mas importante? Yung sasakyan mo o yung sarili mo? So, dapat unahin natin yung sarili, yung driver, not just the car. Alright? So, that is about insurance, life insurance. Ngayon naman, let's talk about managing your debts. Okay? So, may pag-asa pa. Don't you worry, guys. Ayan. So, siguro may mga, meron na dyan nag-isip, oo nga, no, ang dami-dami kong utang. Kaya, yan ang pinaka-problema natin. That's why we cannot really buy what we wanted, or especially life insurance. So, bakit nga ba napo-fall tayo sa debt trap? Bakit nga tayo nagkakaroon ng maraming utang? So, yan. Kasi nandyan yung mga buy now, pay later, mga 0% installment, sale, ayan. Lalo ngayon, magdi-December na naman. So, pag may mga okasyon, may mga ano tayo, diba, sa kalendaryo, nakatalagang nakalista na dyan, or naka-red, ano na yan, naka-encircle na dyan. Sale to, red hot sale to ng ganitong malls. Okay? So, yung iba, walang down payment, no down payment. Don't believe on that. There's no such thing as no down payment or low down payment. Usually, nakakarga yan doon sa iyong mga monthly payment. Okay? So, yan. Discount, zero down payment. So, most people don't have the slightest idea of good debt versus bad debt. So, dalawa kasing klase ang utang. Merong good, merong bad. Ayan. So, bakit natin kailangang i-manage ang utang natin? Because sabi dito, it can turn into a disease. It could control your life, diminish your happiness, and limit your freedom. Isn't it true? Yung lifestyle mo nababago dahil sa utang. Kung dati malaya ka nakapaglakad dyan sa kalsada, pero dahil meron marami kang utang, ayan, so nahihiya ka nang lumabas kasi baka makasalubong mo yung si maniningil sa'yo, di ba? So, debt eventually controls your life. Kaya, hindi maganda na marami tayong utang, guys. So, yan. So, kailangan natin itong i-manage. Alright? So, kaya eto naman, sabi dito, sa debt destroyers ng ating mga coaches, si Coach Bench and Feli Santiago, we should destroy our debt. So, if you want to get out of debt, you need to what? Para makawala tayo sa utang. Bakit? Kailangan natin makawala. So, syempre, yun nga, para maging malaya tayo, di ba? So, increase your income and reduce your lifestyle. Dagdagan mo yung inyong cash flow. Mas marami yung pumapasok. At
mas maliit naman yung lumalabas. So reduce mo yung lifestyle mo. The speed to earn must be faster than the speed to spend. Mas mabilis yung kumita kaysa dun sa mag-spend ka. Okay? So let me share. Paano ba tayo makakawala sa utang? Number one. So, kasi tinan mo, sabi dito, if you lost your job today, how long would you survive? Kung meron kang mga utang pa, di ba? Sa tingin mo makakapag survive ka pa for the next 1 or 5 years. Okay? So ano yung mga tips natin? Number one, increase your cash flow. Reduce your expenses, increase your income. Dagdagan mo yung income mo. Don't just settle for one income. Ngayon hindi na uso 'yan. Halos lahat ng tao ngayon nagraracket, 'di ba? Online, mga live selling silang ginagawa, 'di ba? So kahit may trabaho ka, after the trabaho, mayroon pa rin mga ginagawang mga sidelines. Yung iba, nagluluto sa bahay. Just to make sure na merong dagdag na income kasi hindi na yan enough to pay all your bills. Okay? Don't get into more debt. Huwag nang masyadong mag-utang. Kung may itong utang ka ngayon, hindi solusyon ang another utang para sa isang utang. So, live below your means. Not within na, below. Ibig sabihin ko, ito yung, kung kumikita ka ng 10,000, dapat ang expenses mo ay 8,000 pababa para meron kang extra money for the investment and for your savings. So, simple lang natin. Huwag tayong maging magarbo or maging bongga sa ating buhay. And then, change the habit of spending to habit of saving. Kung ngayon, lagi kang nagumagastos, may counting na iipon, nagagastusin mo na naman, kaya wala ka talagang may ipon after several years. Okay? So, make a list of all your debts. Kung meron kayong maraming utang, pay off the high interest and low balance. Tinan mo, ano ba yung alin ba dyan yung pinakamataas ang interest tapos mababa na lang or konti na lang yung balance mo. Unahin natin yon. Then after that, yung next na naman doon ang tatargetin mo. So parang isa-isa mo silang uubusin. Ayan. And also, consider liquidating non-income assets to pay your debts. Look around your houses. Look around your place. Tinan mo, baka marami dyan mga bagay na pwede mong ibenta na hindi mo naman na ginagamit, and that could also add to your income. Pwede mong ibayad kung may mga utangan tayo. And of course, last but not the least, get a coach to guide you. So para maturuan ka, kasi minsan mahirap pag mag-isa lang, diba? So kailangan mo na isang tao mag-a-advise sa'yo. So very important na meron tayong financial coach, financial educator na pinakikinggan, kasi more or less they have experience already. Alright? So, chapter 5. So, that is, ano nga yun kanina? Chapter 4, managing your debts. Okay, ngayon naman, building emergency. So, ano ba yung mga emergency natin sa buhay natin? Diba? Ayan, yung nag-COVID tayo, nawalan ng trabaho, may mga i-repair sa sasakyan, medical emergency, and mga aayusin sa bahay, lalo't maulan na, may mga bubong tayong sira-sira na. So, paano kung may emergency? Or kaya nag-lockdown? Anong mangyayari? Meron ka bang nakalaan para doon? So, ayan. So, ito yung mga potential emergency scenarios natin. So, as I've said kanina, di ba? Major appliances, major home repairs and everything. So, we must make sure we have emergency funds as this thing arises, di ba? Kasi hindi natin dinaasahan, kaya nga emergency, di ba? Usually, anong emergency natin? Oh, di ba? Marami tayong emergency pero wala tayong funds. So, dapat meron tayong emergency fund. So, having emergency fund, paano daw? Kailangan magtabi ka ng at least 3 to 6 months of your total expenses. That's monthly expenses. And that will free you from financial stress. So, for example, you're making 40,000 a month. So, times 3, at least meron kang 120,000 pesos na nakalagay sa banko. Na anytime soon na may magka-emergency ka, you can take that out and then use it for that emergency. Ganun lang kasimple. Credit card, is this an emergency fund? No, it's not. Kasi hindi po ito pera natin. Ano po? So, this is pera na pinapautang sa atin. Well, again, well, for me, hindi naman talaga 100% masama ang credit card. Ano? So, it's up to you on how you really know how to manage your credit card. So, ako, what I can advise you, kung hindi nyo maiwasan gumamit ng credit card, pwede nyo naman gamitin to, like for paying your monthly bills sa mga sa kuryente, sa tubig. But then again, you have to pay it right away. Huwag niyong antayin si Judith, si Juna, or si Bills na dumating bago niyo babayaran. Kasi sometimes, or most of the time, nakakalimutan natin na due date na pala yan. So, ano nangyayari? Pag na-due date, magkakaroon ka na ng mga, you will incur penalties. So, emergency, credit card is in the emergency fund. So, gamitin mo yan, but you make sure you pay it. So, what I can advise you, ginamit mo ngayong week, the next week, bayaran mo na rin kaagad yan if you have that money. Alright? So, build emergency funds to free you from
financial stress. Okay, chapter 6 na tayo, save the right way. Sabi ni Warren Buffett, do not save what is left after spending. Spend what is left after saving. So, di ba? So, ikaw, tinan mo nga, tanongin mo sarili mo, pag na-receive mo na ba yung salary mo, what do you usually do? Di ba? Ang nasa mindset natin is gumastos. And then we will say, pag may natira po, I will save. Pero, what happens? Di ba? Wala nang natitira. Oh, 'di ba? Aray ko, aminin natin 'yan. That is very very true to everyone. Kaya dapat sabi dito, baguhin natin, baliktarin natin yung ginagawa mo. Ipon muna bago gastos. So, where do I get the money to build my solid financial foundation? Paano nga po, coach or sir, wala nga po akong pera? Oh, ayan. So, ito lang naman ang simpleng solution diyan eh. Increase your income. Again, more cash flow. Dadamihan natin yung cash flow. Maraming pumapasok, cash in, more income. So, how do you do that? Use your spare time. Again, sabi ko kanina, do anything that can make money. Ayan, mag-online selling ka. Have a side hustle. Magbenta ka ng mga bagay na nandiyan sa bahay mo para madagdagan yung income mo. Then yan, online business, and then generate passive income. So how do you generate passive income? Ilagay mo yung ibang pera mo sa investment, nag-generate yan ng passive income. And then the next thing to do, so yun yung first, no? Increase mo yung income mo, dagdagan mo yung income mo. Pangalawa, reduce your expenses. Live simply, pay God and yourself first, alright? So actually, mas madali? Increase your income or reduce expenses? Okay, so para sa akin, mas mabilis, mas madali, nabawasan yung expenses mo, di ba? Just control yourself, discipline yourself, alright? Pay God. So how do you pay God and yourself first? So eto na nga, if you receive your income, kailangan ang gawin mo muna bago gumastos ay mag-tithes ka. Kasi nasa Biblia nga yan, di ba? You should give back to the Lord at least 10% of your monthly income of all the blessings that you have been receiving. So, 10%, itight mo, and then 20%, yun na yung isi-save mo. Or you put that in an investment, you buy an insurance, you buy a healthcare. So, yun yung 20%. So, what is left is 70%, yun na yung gagastusin mo sa yung mga expenses. So, pero uunahin natin dyan yung mga needs mo bago yung mga wants mo. So, unahin mo muna yung mga kailangan, not yung mga luho-luho natin. So, this is what we call the prosperity formula. Ayan, very important to guys, ha? Take note. Prosperity formula, if you really want to have a guide kung paano kayo makapag-save ng tama. So, eto yon yung prosperity formula, 10-20-70 rule. So, spend below your means, create and monitor your budget. Live simply. Pero, paano nga ba tayo mag-live ng simple? Ito nga, classify your needs and wants. Ayan, purpose ba o forma? Ating or friend, or ito ba ang mga to ay kailangan ba talaga natin? O baka pang-forma lang naman? May purpose ba to? Pang-forma lang naman. Ayan, so save instead of sale. Defer buying gadgets and wants. Kung hindi mo naman na kailangan pa talaga, maganda pa naman yung cellphone mo, nagagamit mo naman siya, may purpose pa naman to. So, why not i-defer mo na lang? Saka na lang muna. Anyway, nagagamit mo pa naman. And then yan, reduce eating out. Kung pwede lang naman sa bahay na lang kumain, magluto, mas makakatipid tayo doon kesa halos every day lumalabas tayo, bumibili tayo sa mga food chains, sa mga restaurants, right? So, iwas muna yung luho para iwas luha. Ayan. Another one, back to basics tayo guys. Reduce, reuse, and recycle para walang nasasayang. Zero waste. Ayan. For example, sa bahay, how do you do that? Look for your gripos. Baka may mga nag-leak. Ayan. So, eliminate natin yung kasi a single drop of water, malaking bagay yan in a month or in a year. Diba? Turn off the lights when not in use. Kung wala namang tao sa CR, tapos lagi nakabukas, well, it's time to turn it off and then educate somebody or all your kasambahay na pag hindi naman talaga ginagamit, turn it off. And even yung mga nakasaksak na mga appliances natin, wah, hindi naman ginagamit. So, make sure to turn it off kasi yung mga lid, yung mga LED dyan, kailangan nakapatay kasi gumagamit din ng kuryente kahit kaunti. Alright? Turn trash into cash. Again, sabi ko kanina, tingnan nyo yung paligid nyo sa bahay. Baka may mga bagay kayo dyan na nabili na hindi nyo naman nagagamit na, pero okay pa naman. So, ibenta nyo yung mga tinatawag natin pre-loved items, di ba? Yung mga gusto nyo dati pero hindi nyo nagusto. So, i-ano nyo na lang. Ibenta nyo na lang. So, para iwas tayo sa aksaya. Number 3, cut the little expenses. Ayan, sabi dito, remember your 33 pesos per day can go a long way. As Benjamin Franklin said, a small leak can sink a great ship. O, di ba yung Titanic, nakita nyo, ang laki-laki ng ship na yun, pero
nung tumama siya dun sa iceberg, ayun, maliit lang na leak, ayun, napabagsak niya or napalubog niya yung napakalaking barko. So, ano yung mga small leaks natin dyan? Eto yan, ayan. So, are you familiar with all of this? Water, bottled water, paunti-unting lotto tickets, soft drinks, ayan. Okay, mga sigarilyong di maubos, alak na nakakalunod. Yan. So, if you are going to check all of this, baywas natin yan. Kasi alam, ay naisip natin kasi maliliit lang yun, diba? Pero tingnan nyo guys dito. For example, mahilig kang tumaya sa loto, 20 pesos ang isa, isang beses ang araw. So, that's 20 pesos a day. So, magkano na ang nasave mo dapat in one month by just buying a lotto ticket, the 600 pesos. O soft drinks, 25 pesos isa, or bottled water, nakakadalawa ka everyday kasi tamad kang magdala ng tumbler mo, di ba? So, 50 pesos a day, that's already 1,500 in a month. Milk tea, ayan, mahilig ng mga coffee. Ayan, 150 pesos ang isa, 150 pesos a day, so that's 4,500 a month. Sigarilyo, so that's 80 pesos. Sabi natin, everyday, nakakaubos ka ng isang paketing sigarilyo plus may mga biribir pa tayo dyan, di ba? Araw-araw uminom, that's 4,800. So imagine all these costs, all these expenses that you incurred for just one month dahil lang dito sa mga unnecessary expenses. So bawasan natin yan kasi ang buo ay nagsisimula sa barya. And then number 4, understand where your money goes. Know your big leaks, liabilities or assets ba? So, assets are anything that you buy or have that puts money in your pocket. So, liabilities naman, yan yung mga naglalabas ng pera sa pocket natin. Okay? So, yung bahay. If you have a house and lot na binili ngayon and then you're paying it right now for like 20 years mo siyang babayaran, is it an asset or liability? So, di ba? So, it's a liability kasi binabayaran mo siya. Palabas yung pera mo dyan, di ba? Though, yes, nagagamit mo naman siya. Pero, you can turn it upside down. For example, what do I mean by that? Pwede mo siyang, okay, so yung nagbabayad ka ng isang bahay, then again, ginamit mo naman yung portion nun para sa business mo, nag-online selling ka, and then you're making money. Well, that can be an asset. So, ganun lang yon. So, basta something, anything that you use na, or that you can make use of na nagbibigay sa'yo ng pera, that can be an asset. Sasakyan. Kung yung bumili ka ng sasakyan para lang naman magliwaliw or something na ano, wala namang nangyayari, that's a liability pa din. Kasi diba, yung mga car repairs, yung gasolina, yan, cell phones, gadgets, magandang magagarang gamit, ayan. So, tingnan natin kung ito bang mga to ay bumabalik sa atin yung pera. Or kung wala naman, it's a liability. So, bawas yabang para iwas utang. At yan. So, sabi naman ni Albert Einstein, it is not enough to save money, grow it through investment. Wag lang tayo mag-save. Ang alam kasi natin, puro lang savings, di ba? Use your money to grow. Learn the power of compounding interest. So, paano ba yon? Learn the power of compounding interest. 72, ito yung formula natin. Divide mo dun sa interest rate, malalaman mo kung ilang years yung money mo will double. So, tingnan natin. Let's say meron kang 100,000 pesos at ang edad mo ngayon ay 29 years old, ilalagay natin yan dun sa 4% na interest rate. So, how many years your money will double, yung 100,000 mo? So, all you need to do, so this is the formula, 72 divided by the 4, which is the 4% equals 18. So, your money here will double every 18 years. So, 29 plus 18 years old ka, you will now become 47. How much your money will be? Magiging na siyang 200,000. So, dumoble siya. Wala kang ginawa, no? Hindi mo siya dinagdagan. Pag nag-65 ka, that's another 18 years, magiging na siyang 400,000. But again, if I'm gonna ask you 400,000 during retirement years, will that be enough for you? Okay? So, what about if you put your money in 8%? So, look at your money here. 72 divided by 8 is mas mabilis siyang tumubo or lumago. So, 29 plus 9, that's 38 years old pa lang, meron ka ng 200,000. 47, 400,000, 56, 800, 65, 1.6 million. So, di ba mas malaki siya dun sa 4%? E, paano kung meron 12%? So, 72 divided by 12% equals 6 years. So, your money doubles every 6 years. So, look at your money. 29 years old ka, 100,000 nilagay mo, and then all the way up to age 65, your money doubled every 6 years. So, you can have 6.4 million pesos. So, mas malaki siya. Pero ano lang yung difference? Saan mo nilagay? Doon sa 12%? So, mas mabilis magdoble yung pera mo. Okay?
So, ito yung isa sa mga sinasabi nating magic or wonder of the world. Great wonder. Ano ba yun? Yun, yung mga sasa. It is not enough. Kaya hindi enough talaga na nagsisave lang tayo ng money. So, we need to grow it through investment. Okay? So, growing wealth. So, how do we grow wealth? Saan ba tayo maglalagay niyan, sir? So, yan. So, ito na yung pag-usapan natin. Investment. Napaka very popular, no? Lahat tayo gusto natin investment talaga, no? Pero, tingnan natin yung order of priority natin. Investment should be the last thing that we should do. Ano yung inuuna natin? The foundation, which is the healthcare. Alright. So, ano naman yung mga investment na dapat nating paglagyan? Okay? Know your why muna. Bakit tayo mag-i-invest? Bakit natin paghahandaan yung future natin? It's because we have all this big whys for ourselves. Kailangan mo ng healthcare kasi darating ang panahon talaga, tatanda tayo, magkakasakit tayo, di ba? So, bihira yung namamatay kaagad. So, kailangan muna, ano na una, St. Peter or St. Luke, okay? Di ba? St. Luke muna tayo. And then, you also need to prepare for your retirement para hindi tayo umaasa sa ating mga anak lang. And also, kung meron kayong mga anak ngayon na 1 year old pa lang, 2 years old, 3 years old, so kailangan pagandaan na natin yung kanilang education. And also, kung gusto mo rin na magandang bahay, sasakyan, and then you want to go on vacation when you retire, so yun yung mga big wise mo. So, pero kailangan mo ding malaman saan natin yan ni-invest. So, kasi dito parang merong tamang investment sa mga goals natin. Kung halimbawa, ang goal mo ay emergency fund, so ano ang duration niya? Immediate yan kasi pag kailangan mo, dapat readily available siya. So, saan mong investment vehicle sa ilalagay? So, depende sa investment goal mo, yung investment vehicle mo ang gagamitin. So, ano ang feature niyan? It should be liquidity. So, saan mo ilalagay yung mga emergency, yung for emergency fund mo? Deposits or that's banks or money market. Okay? What about education? So, education is a medium term kasi that's like 10 to 15 years from now. So, ilagay natin yan sa balance fund. So, that ang feature niyan is growth plus liquidity. Pag sinabing growth, lumalago, but at the same time, madali siyang ma-withdraw. Kung halimbawa naman, ang kailangan mo naman ay protection for yourself, that's long term ang duration. So, mahaba-haba yan. So, ilagay natin yan sa insurance or sa HMO. So, ano ang feature niyan? That should be guaranteed. Ayan. So, kumbaga, kung pupunta ka sa isang lugar, kung pupunta ka sa isang destination, alamin mo kung ano yung mas tama mong sasakyan para makarating ka dun sa goal mo, dun sa papupuntahan mo ng maayos. Alright? So, yan po yung kailangan nating malaman bago tayo mag-invest. So, investing in the stock market, so I'm sure narinig nyo na yan. So, sa stock market kasi, we are buying ownership. We are buying stocks. Samantalang investing in the bonds, we are buying indebtedness or pagkakautang. So, bonds are lower risk, stocks are higher risk. Okay? So, low risk means low return and vice versa. High risk, high return. So, ngayon, ask yourself kung ikaw ba ay komportable sa high risk, high return or low ka lang sa low risk, low return. Okay? Tingnan mo yung risk appetite mo. Mag-invest ka na meron kang goal. So, ano yung mutual fund? So, mutual fund po is as simple as ikaw o tayo yung mga investors, pool of investors, yung money natin doon iniipon, then yung fund manager who is assigned to that particular portfolio, siya yung mag-i-invest dito para sa mga security. So, eto yung mga companies na paglalagyan yan. So, itong mga companies na to, as we all know, they are great and big companies na talagang kumikita yan whatever happens to the economy. They keep on making money or they keep on making income, no? So, kung dito na yun, nakashare tayo dito, so whatever is the generated return of those company, ibabalik po yan sa atin. So, yun ang maganda dito. And tayo, as investors, all we need to do is just put money every time we have extra money. So, invest ka lang ng invest. Parang nagtatanim ka lang tatanim. And then, eventually, pag talagang kailangan mo ng pera, you can take the money out. So, ano yung mga benefits ng investing sa mutual fund? So, number one, it's professionally managed. Kaya nga meron tayong mga fund manager, they know what they are doing. So, hayaan na natin yan sa kanila. Then, potentially, meron tong higher returns. Kasi nga, namamanage nila yan and they make sure na nakalagay yung pera natin dun sa talagang kikita yung pera natin. Then, low capital ang requirement natin sa mutual funds. Kung dati po, iniisip natin ay malalaki, ngayon po hindi na. As low as 5,000 pesos, you can start and then you can top up
Good news po ngayon kasi pwede tayong mag-top up only in IMG. Pwede tayong mag-top up ng 20 pesos lamang every time or anytime that you want to add investment. Then what else? It has an instant diversification. Ibig sabihin, your money is being invested not just in one company but several companies. Kaya, for example, na lumababa yung isang company ng kinita, eh yung isa naman malaking kinita, so nababalansin niya, yun po yung diversification, putting your eggs in different baskets. Yun, safety and transparent naman. What does this mean? Safety, and nakikita mo ba na mo-monitor mo ba yung iyong investment? So ganun siya dapat ang mutual fund mo, alam mo kung ano nangyayari doon sa iyong investment. And this is the very, very important one. It is tax exempted. Lahat po ng mga kinikita natin sa mutual fund ay hindi po tinataksa ni government. And that is, nasa law natin yan. Okay? So that is very, very, very good benefit of a mutual fund. So yan ang mutual fund. Okay? Indirect investing po ito, and this is what we usually recommend sa mga baguhang investors. Okay? So meron naman tayo dito ginatawag na proper investment strategies or what we call money cost averaging. So ito po, hindi ko na i-discuss ng matagal kasi ito, hindi nyo pa masyado maintindihan to, pero ang isa lang sinasabi natin dito, you should invest consistently with a regular amount and the regular schedule. So dapat kung monthly ka talaga dapat mag-invest. It doesn't matter kung tumataas or bumababa yung market. Okay, sooner or later you will understand this naman pag nag-aral na tayo ng mutual fund training. And then one time investment of 500,000 versus money cost averaging. So sabi dito, ano bang mas maganda, mag one time ka lang or yung staggered ka ng pag-i-invest? So sabi dito, mas maganda pa rin yung staggered yung iyong pag-i-invest kesa dun sa one time ka lang nag-i-invest, kasi na-maximize natin yung growth ng pera natin. So wag tayong tumiming, wag yung titingnan, ay mababa ang market, bili ako, ay mataas, hindi ako bibili. No, so just keep on investing. Sabi nga dito, invest consistent, regularly, and regular amount. Okay, so ano yung mga example? So for example, nag-invest tayo ng 20 pesos a day, and that's going to become 590 pesos in 20 years. Consistent ha, daily ka nag-invest ng 20 pesos. And in 30 years, pwede na siyang maging 2.6 million ang babalik sa'yo. In 40 years, that will become 7 million. So imagine, there's only 20 pesos a day lang. Ano bang mga pwede nating ibili sa 20 pesos na instead of ibibili natin ng gastos, i-invest na lang natin. So what more if you can invest 100 pesos every day? So in just 20 years, you can become 2.95 millionaire. Diba? 30 years, 10 million, and then 40 years, 35 million. And what if kaya mo din mag-invest ng 500 pesos a day? So that's 14.75 million right away in 20 years. And in 30 years, that can become 51.57 million. And in 40 years, 165 million pesos. So ano lang ang sikreto natin dito, guys? So tandaan nyo lang, invest early, consistently, and long term. So kaya dito po, hindi natin tinuturo yung mga sinatawag na get rich quick scheme, yung mabilis ang pagyaman. So as you can see, naging millionaire tayo dito in a matter of 20 years. Hindi 1 year, hindi overnight, kundi over time. Okay? So that is very, very important. So where can your money grow faster? Kung ilalagay mo yung pera mo lang under the pillow, so that is 0% rate of return. In 20 years, 720,000 lang yan. So wala siyang tinubo. So 30 years, 1 million. 40 years, 1.44. Pero kung nilagay mo yun sa savings naman, that's 0.1%. In 20 years, that's 727,000 lang. Tumubo ka lang ng 7,000 dyan. 30 years, 1.1 million, so that's 0.1 or 100,000 lang. So, napakabagal dito. So, pero kung ilagay mo yan sa right investment, let's say 12%, ang 100 pesos per day mo can become 2.9 million, 10.3 million, 34.3 million in 40 years. Diba? So, those who harness the power of compounding interest, sila yung mananalo. Okay? But this is the best thing. This is the good news. Sa IMG kasi, you can get or you can have access to both the direct and the indirect stock investing. No? So, pwede ka pong dito sa mutual fund, ito yung mga mutual fund companies natin na partner, pwede ka naman dun sa stock market lang. O, di ba? Pero what we recommend nga is, dun muna tayo sa mutual fund kasi mga baguhan tayo. No? So, we should learn first yung pinaka-easy way of investing before tayo magpunta dun sa advanced. So, sabi dito, as of now, we have 43 mutual funds and 33 mutual
fund companies in the Philippines. There are more than 200 direct stock brokerages in the PSEI. Sa IMG, ito maganda. You can do both with zero entry fee. Ayan, so ang ganda. So anytime na nag-i-invest pala tayo, hindi tayo binabawasan ng fee. Kasi every time po sa ibang company na naglalagay ka ng investment, meron din yung binabawas na mga entry fee or sales load fee. O, diba? But in IMG, good news, wala pong entry fee. Ayan, so bottom line, kailangan natin yung lahat ng building blocks ng isang solid financial foundation. So healthcare, income protection, managed debts, emergency fund, and investment. So kailangan lang natin alamin ano yung priorities natin, right? So that's why we are encouraging everyone. So ikaw po na nakikinig ka ngayon, be an IMG member now. Kasi ito yung makukuha mo dito, education. Maraming trainings, meetings every day. Ikaw ang mananawa. Ikaw na ang talagang magsasabi na ang dami-daming meetings na over information overloaded na ako, di ba? So once you get educated, etong pinaka-importante din, execute what you have learned. Kasi pag hindi mo yun in-execute, it's going to be a useless education, di ba? Then you can also become an entrepreneur dito kasi tuturuan ka din namin dito na maging isang business owner. Then the environment here is a very different kasi lahat dito nagtutulungan, lahat ng mga tao kahit hindi mo sila kilala basta alam mo IMG, tutulungan ka niyan. So we have the total financial solution in IMG. You will enjoy continuously financial education on all aspects of your personal finance. No, so we have all these books na pwede nating ma-access at magamit para mas madagdagan pa yung ating mga training. So we have a lot of support, lahat ng trainings para i-manage, i-invest, and i-protect mo yung pera mo. So as of now, ito yung mga partners natin. We have the one-stop shop of all financial products and services. Parang we have the healthcare, the life insurance, the investment, the real estate, general insurance, and the allied financial services. So diba, napakarami nating company na partner to be able to achieve our financial goals and aspirations. So you will have access for all of this. Execute mo yung lahat ng gusto mong i-execute, gusto mong kumuha ng life insurance or whatever or whatnot. So you save money on products and services needed to build your financial foundation kasi may mga discounts tayo. So ito pa yung maganda sa IMG, nawawala dito yung mga middleman o yung mga ahente. So if you're an IMG member, you will have direct access to all these financial products and services. So, anong mangyayari? Pag nawala yung ahente, mas mumura yung iyong mga bibilihing mga products. Okay? You can save money. So, do it yourself removes the middleman. And this is another great thing about IMG is you will be given an opportunity of a lifetime. You can become a financial broker in the financial industry, this is a business that can thrive whatever the financial situation people are in. Alam nyo ba, multi-billion dollar industry ang financial industry. So you can own a business, become a financial educator, own your time. We have this online system. So ngayon ginagawa natin puro na lang Zoom, but then again hindi tayo nawawalan ng mga new clients kasi nga maraming gusto matuto about investment and about proper savings. Ayan. And then we help families. Maganda. Yan ang maganda dito, nakakatulong sa pamilya. Natutulungan ka din. And then you can achieve the income that you want. Ano bang gusto mo? So, but that will depend on your discipline. And also, ito pinaka-importante, become debt-free. Kasi syempre, pag na-achieve mo na yung income mo, mataas yung income mo, mababayaran mo yung mga utang mo. So, eventually, you can become debt-free. So, because of this, you can become an entrepreneur. So, anong gagawin mo dito? So, all you have to do is just share. Parang gato ginagawa ko. Dati, hindi ko naman ginagawa to. And ang alam ko lang noon is mag-invest. Pero, ang gusto ko lang noon is mag-invest. But now, I find myself sharing this to you also. Na dati, ganyan din ako sa inyo. Nakikinig lang din. Pero ngayon, ako na rin yung nagsishare sa inyo. So, who knows? Sa time will come, kayo na rin yung magiging mga speaker. So, a business opportunity to achieve our financial goals faster. So, ito yung business model natin. Number one, kailangan, dito kasi magiging entrepreneur ka eh, di ba? You build your own business. So, hindi tayo po dito in mga empleyado. Ano po? You are not working for insurance or investment company. You are not an employee. Number two, wala po tayong quota. Unlike any other company, meron silang mga sales target every month. And if they were not able to hit their quota, medyo na apektuhan yung kanilang mga income. Ano po? So, dito hindi. We're very flexible. Another one, we have unlimited territory and income. So, anywhere in the world, pwede kang mag
client, maraming market, di ba? Unlike the other company naman, pag like for example, yung mga OFW, hindi nila pwedeng mabentahan yun ng mga products nila. It's because they need to be in the Philippines. But yung sa atin, hindi eh. Especially yung Kaiser, kahit nasa ibang bansa sila, they don't have to be in the Philippines to purchase the Kaiser Ultimate Health Builder. So, ang ganda lang ng IMG. But then again, take note, we are not a multi-level marketing nor a pyramiding or a networking company. Why? Kasi wala naman tayong kinikita every time na may nagjo-join sa atin, di ba? So, kumikita lang naman tayo dito. We are getting income or commission pag meron tayong mga clients na kumuha ng mga products, okay? Pero sa membership, wala. So, ito pa yung exclusive benefit natin. Alam nyo ba na dito, for only 5,500, that is a Philippine membership fee, meron ka na kaagad automatically na 1,000 pesos na inilalagay natin sa iyong mutual fund. So, good news! Kaya pala ang ganda sa IMG kasi automatic, bagong register ka pa lang, but then you already become an investor already. And then dadagdagan mo na lang yung 1,000 mo as low as 20 pesos. O, di ba? So, one time lifetime yung po yung membership natin, and then every December lang i-renew natin siya for only 1,500 pesos. So, what do you get other than that? Eto pa. So, we have now all this benefits. Nung ako po ay nag-join nung 2015, 10 pa lang po yan. Pero ngayon, tinan nyo naman, hanggang 60 plus na yan. Alright, so lahat yan ng mga benefits na yan. So ito, 1,000 investments sa mutual fund, 100,000 personal accident insurance, may dalawa kang free eyeglasses frames per year, unlimited medical consultation at Kaiser Medical Centers, 20% discount on medical laboratory tests, discount on card purchases, discounts on auto and property insurance, discounts on real properties, lifetime access to financial seminars and workshops, lifetime updating and coaching on investment and financial checkup. And ito yung mga extra benefits pa dun sa mga, lalo na yung mga OFW natin. But before that, ito po, optional naman to. You can add 500 pesos and get additional 50,000 life insurance na parang. And then meron tayong memorial services dyan na parang St. Peter naman yung benefit niya, okay? And you can have business opportunity for additional income. Yes, you can have free travels all over the world, free car, free HMO, plus many, many more benefits. But also, ito, marireceive nyo to, meron naman tong mga requirements. Hindi naman ito ibibigay ng basta-basta lang. So, there are requirements for you to be able to get all this free. And ito nga, yung para sa mga OFW natin na hindi available sa mga Philippine members natin, yung international members exclusive benefit. So, if you're an OFW, pag nag-sign up ka po, additional itong mga to, which is napakaganda. Okay? Very, very, important for our OFW. Mga bayani, ano? So, type on the chat box nga, or kayo ba ay gusto nyo ba na ba maging member ng IMG? Sa sobrang dami ba naman ng membership benefits natin? Naku po, huwag nyo nang palampasin yung opportunity na to, kasi sooner or later, lahat halos ng Pilipino ay IMG member na. Alright? So, now here's, I'm going to share to you my WFG or IMG journey. So, ako po dati ay empleyado din. I started working 2002, pero I stopped working already 2015. Hindi na ako nagtrabaho. So from employee, I am now an entrepreneur. So, 'di ba? Dati nandito ako sa employee. Ayun. And then sunod, naging self-employed. Naging self-employed ba din ako? Yeah, because may mga business ako din. And then naging business owner, mayroon akong system and people working for me. And now I've already started my money working for me. So that's investor, okay? So ito po yung mga several people na naging successful na rin dito. So, ayan, meron dito mga pinakabata dito. Ito si Eliza Joy Dahay. So, dati yung sales lady. At 19 years old, nag-join ng IMG. Ngayon po, 24, isa na siyang CEO. Green Jacket. So, earning half million a month. Parang ganon, di ba? So, may mga factory workers tayo dyan. Ito si Man. So, they are all from different walks of life. And, tinan nyo, 36 millionaire earners na tayo. Dami na pala dito nag-earn ng millions. Ayan. So, dito naman, yung aking pong WIMG conventions. Napakaganda po ng mga conventions mag-attend kasi marami tayong natututunan. So, ito naman yung ano ko. I was able to live my dreams. I was able to travel the world for free. So, ayan po yung mga naging napuntahan ko na when I was in WFG. And some of that sa IMG. So, Las Vegas. 3 times ako nakapunta doon because of IMG, WFG, Hawaii, Mexico, San Jose, Los Angeles, San Francisco, California, and cities of Canada. Diba? So, ang ganda lang talaga.
So ngayon ang target ko naman is sa Asia naman ako magta-travel. And also ito, we are also having this free HMO dito sa IMG po, namimigay tayo ng libreng healthcare. O, di ba? So sino ba ang gusto ng free healthcare? So of course meron itong requirement, okay? So ayan, kahit sabi dito, no matter who you are, what your age is, or your profession, wala kaming tinitingnan dito. Ito nga, sabi ko kanina, 19 years old na sales lady, pero ngayon, millionaire earner na yan. And then, ito si Aquilino Acuzar, 25 years old na CPA, pero ngayon po, talagang very successful na sa IMG. And ito naman, si Nanfri, 33 years old, seafarer. So ayan, kaway-kaway pala dun sa mga bagong mga members ko ng mga seafarers. So we are a truly rich makers delivering the mission all over the Philippines, all over the world. So marami na po tayo. Okay? So as of now, meron tayong 62 countries. So dito na update. So as of now, 62 countries na tayo, and I think we already have like millions of members all over the world. Okay? So all the blessings and accomplishment is great, but the greatest and most fulfilling of them all is doing the mission of changing people's lives. So eto, janitor, isa ng senior marketing director. Ito naman, factory worker, isa ng SMD green jacket. So living a life of significance. So now, please register to our free financial coaching webinar every day. Kung gusto niyo pang maulit itong aking mga tinalakay ngayon, kasi we have everyday free financial coaching and webinar. So I hope marami kayo natutunan. Ano po? So gusto niyo bang ma-avail itong mga to? Lahat ng mga benefits na yan. Okay? So sino ba ang ayaw? Puro free halos lahat. So kaya, ayan, ito yung sa mga OFW natin. So, whatever your situation right now, you can make a change. You can go from being a broke to being blessed. You can start today. So, it's your time to take action, no? Diba? You will always have an excuse not to save or invest. No matter what your excuse, one thing is for sure. You will get older next year. Okay, wag nating sayangin oras, guys. So, if you can do it now, you can act now. Act now, not tomorrow, okay? You will eventually retire and stop making active income. So, be prepared. That's why, for the ifs of life. Remember the solutions. Ayun, ano yung mga solutions natin? So, yun lang. Anong gagawin lang natin para makapag-umpisa tayo? Tinan mo, ano ba yung financial status mo? Then, ano ba yung mga goals mo ngayon? Then, start building your solid financial foundation. Define your personal financial strategy. So, okay? So, after this session, you meet the person who invited you. Okay? And then you ask them, paano ba ako magsisimula? What is the very first thing to do? Okay? So, eto. So, actually, I will share to you now. So, of course, kailangan nyo mag-join. So, kung Philippine member kayo, 5,500, and then yun nga, you can get all the amazing benefits and so on and so forth. Then, you own a Kaiser. So, we really recommend you to get your own Kaiser, your level 1. Ito yung level 1 investment na sinasabi natin. Kasi, isang plan lang, isang program lang, everything is there. So, you have 3-in-1. Life insurance, healthcare, and investment na. Okay? So, magkano lang yun? That's only 2,647 if your age is 10 to 40 years old. And then, you share yung mga natutunan nyo dito. So, i-pay it forward nyo. Wag yung sarili ninyo. Kasi, kung meron kayong mga nagandahan, meron kayong mga natutunan dito, i-share nyo. And then, while sharing, eventually, you will just find out na you are already earning. Yun. So, spread the mission. Help families create wealth, starting with ourselves. So, umpisa natin sa sarili natin and sa pamilya natin. So, start to earn within 24 hours. Diba? So, diba amazing yung mission natin? Nag-mission ka na, nakakatulong ka na, kumikita ka pa. Yan. So, that's why be an IMG associate right now. Spread the mission. Earn more income. So, eto ngayon, I'm showing you yung inyong magiging portal if you become an IMG member. So, magkakaroon kayo ng ganito. So, eto na yung mga benefits nyo. Automatically, you can access that through your IMG portals or IMG members page. Diba? So, lahat ng mga yan. So, attend free training, attend workshop, become your own financial educator. It all starts with financial education. So, congratulations everyone for staying with me. I hope marami kayo natutunan. So, as you can see now in my screen is my 1-year-old na siya and 9 months. Ito nag-birthday lang siya last year. January 5, 2021. So, ngayon magta-turn 2 years old na siya, and do you know that meron rin po siyang sarili niyang mutual fund. So, ginagawa ko to, it's because ayoko nang madaanan ng anak ko yung nadaanan ko. Nung ako po ay nag-aaral, talagang walang-wala kami. So, talagang nagsikap ako para sabi ko gusto ko talaga makapagtapos ng pag-aaral.
para makatulong sa magulang. Pero yun nga, kulang din pala yun. So kaya I'm very very thankful sa IMG, sa WFG, na natutunan ko lahat ng mga investment techniques, natutunan ko yung mga sinerko sa inyo ngayon. That's why sabi ko kailangan matutunan talaga ito ng mga tao. So congratulations once again, and isipin nyo lang para kanino ka bumabangon, di ba? Para kanino yung ginagawa mo every single day. So maraming maraming salamat po, and I wish you all the best. Maraming salamat. Magkita-kita tayo sa IMG. I will see you all at the top. Thank you so much, and to God be the glory. Bye!